welcome back to my channel, and for today's video, for today's vlog is about ano nga ba yung nakatulong sa baby ko, ano nga ba yung mga nakatulong na bagay or para mawala yung buhol sa ulo ng baby ko. And anyway, pinanganak ko kasi siya na meron na po siyang bukol. Hindi ko magets kung yun ba ay bukol, kasi mas mahaba yung ito left side niya. So may bukol yung ulo, yung baby ko sa ulo niya, sa left side niya. Ayan, so dito. And anyway, paano ko ba masasabi itong bukol? Kasi mas malaki kasi ito, mas mahaba, unlike dito sa right head niya. And then malambot siya. And ayan, to sa tongue scan na lang kasi malambot siya. And then, ano nga ba yung mga nakatulong? So, may mga, may times kasi na pag tayo nanganganak, di mo alam kung patay ba yung ulo niya or ano, or et cetera, et cetera. And kasi, so, before we proceed sa topic na to, is i-share ko lang na I'm, ano po ha, painless normal delivery nung pinanganak ko yung baby. So, hindi ko siya ko talaga siya yung totaling ako yung nag-ire. So, ayan. So, kinikwento ko lang na ano nga ba yung mga nakatulong sa baby ko para mawala yung bukol niya. Natawag na bukol. So, pakita ko sa inyo. Ayan. So, yan po yung baby ko. Nung pinanganak ko, meron siya. Ayan. Medyo malaki yung left side ng ulo niya. And then, after 1.5 months, yan. So, 1.5 months is nawala na po siya. So, ano nga ba yung nakatulong? And, ayun. So, nag-worry ako kasi akala ko na paano na yung baby ko, kung ano na bang nangyari sa kanya. And, hindi ko alam. Yung iniisip ko kung ano ba yung ginawa ko nung buntis ako. Hindi ba ako sumunod sa mga sinasabi nila. May mga pamahiin kasi po, di ba? May mga pamahiin. Pero sinunod ko naman eh. Sinunod naman ako. So, yun yung nangyari. Na parang medyo may bukol yung baby ko sa left side niya. And mas malaki talaga yung left side niya. And malambot siya. So, sobrang worrying ako. Pati yung daddy niya nag-worry na bakit ganun? So, ayun. So, alam niyo po yung mabisa na nawala siya. Nawala yung bukol niya. That's sinasabi kong bukol niya. So, anyway, before siya nawala yung bukol niya sa kanyang head is, chinek ko muna yung kanyang newborn screening. So, after 1 month kasi nakikita yung newborn screening. So, 1 month pa yung nakalipas bago ko nakita. Ay, exacto 1 month na chat ako. Naputol yung aking video. So, ayun. Share ko lang sa inyo na yun. Yung ano nga ba yung nakatulong sa baby ko. Na mawala yung kanyang tinatawag na bukol sa kanyang left side. Kasi hindi ko po talaga alam. And hindi ko po talaga alam kung ano siya dun sa kung ano yung nasa left side ng baby ko. So, nakatulong yung baby ko. Nakatulong yung this one. Pillow. Ayan, so, pakita ko sa inyo. Ayan. So, check ko lang po na yung newborn screening. So, nag-wait ako ng 1 month para makita yung newborn screening after 1 month. So, nag-check na ako sa email ko. And, nag-email ako para makita ko na kung ano yung nag-email ako dun sa syempre yung Quezon City. Tapos, a newborn screening. Yan. May sinan kasi sa amin na doon kami mag-email. And then, after 1 month na nakita ko na yung newborn screening yung baby ko. And thanks God. Normal naman siya. And wala naman na. So, ayun. Naputol yung video ko. So, ayun. So, chinek ko. First kong ginawa is, syempre, nag-wait muna ako ng newborn screening ng baby ko. Kung kasi kung may something happened about doon sa newborn screening mo, it means may problem sa baby ko. So, nag-wait ako for 1 month. And then, after that, wala naman ako nakita. Wala talaga. As in, okay, yung newborn screening, yung baby ko. And then, so, hindi ko pa kasi napapaprint
hindi ko pa siya napapaprint kung ano nga ba yung, so, pakita ko sa inyo. Ganito pa yung klase ng newborn screening. So, napaka-importante na makita natin at malaman natin kung okay ba yung baby natin. So, kapag meron na kayo niya, nakukuha niyo na yung ganyang newborn screening, so, paprint niyo na po na proof na baby mo is okay. So, walang problema sa kanyang internal. Ayan. So, yun nga ba yung nakatulong? So, after 1 month na nawala, yung pag-hold dun sa left side ng ulo, yan, na baby ko. So, first, of course, yung pagdarasal ko, I always pray na mawala yung, yan nga, yung nandiyan sa head ng baby ko. First, syempre, yan yung pinakaunang-una. And then, the second one is, ito po, nakatulong siya. Nakatulong ito, so pakita ko sa inyo. Ayan, so nakatulong siya. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit ito nakatulong? So, doon ko na proof na yun pala, ito pala yung purpose kung bakit may butas. Ito po pala yung purpose at bakit may butas siya. Ayan, so, yan o, tignan mo. Ito. One of the purpose of this bilog and walang any poem here. Wala talaga. So, yun, nagtataka ako. So, nag-ask ako sa sarili ko lang naman. Bakit ganito yung pillow ng baby? May poem dito, ganyan. And then, this one, may pillow, may poem din na maliit-liit. Para nga naman dito sa yung, sa batok niya. And then, meron namang manipis. And walang foam. Ayan. So, nagtataka ako. Bakit? Ganon. Ayan, so, dun ko na na-realize na meron din pala siyang purpose kung bakit. So, sometimes kasi na yung baby natin, hindi pabilog pa pala yung ulo, lalo na sa mga nangyayaring iba yung deliver ng iba yung way kung paano na-deliver yung ating baby. And then, so, nung hinihiga siya dito, so, syempre, yung head niya, medyo laging na bumabanda dito. Siyempre, ganun. Ayan. And then, yan, lagi niya itong ginagamit, ganyan. Hanggang siguro siya sa, ayan, nasanay na. And then, yung head niya, siyempre, dahil nakapilo ka dito, yung head mo, fix lang siya. Yung head mo, mas, nakafix lang siya, na dito lang talaga yung head na yung baby mo. And then, minamassage ko yung baby ko sa every madaling araw. So, minamassage ko siya ganito. Ganito po yung pag-ano ng massage. Ganyan. Ikaganyan mo yung pag-massage ng baby mo. And then, and every madaling araw po siya, hindi po siya ginagawa ng yung tanghali na hapon, gabi. So, ang turo po sa akin is madaling araw. And, ayan. So, thanks God naman. Kasi, very effective talaga. So, mag-pray lang tayo. And then, and this one, mas nakakatulong po. Nakakatulong din siya. May purpose po pala talaga siya. And then, yung pag-massage sa baby. So, pakita ko nga sa inyo kung ano nga talaga yung baby ko. Na masyado akong nag-word nung pinanganak ko siya. Ayan siya. Tingnan nyo naman po yung left side ng ulo ng baby ko. And then, after 1.5 months, yes, nawala na yung bukol dun sa ulo ng baby ko. And then, anyway, malambot siya eh. So, pag pinindot mo siya, malambot po siya. And ngayon, so, check ko sa inyo yung baby ko. Yes, okay na siya. And here is my baby na po. Ayan, so nag-okay na po yung kanyang head. Ayan, so wala na akong makita, wala na akong napapansin na kanyang bukol. So ganito lang po yung pag-massage. Anyway, dito yung ano ng baby ko dito. So minamassage ko siya madaling araw, ganyan. Ayan, so ayan. Upo ni Mami. Ayan, so minamassage ko po siya madaling araw. Ayan, so yan yung po yung tool sa akin ng
iba na mas nakakatamba sa akin at mas marami ng anak kasi sa akin. So, anyway, yung matatamba, yun yun yung pupo. So, ayan, and that's it. Yun naman, napaka... okay na yung head ng aking baby. And so, gaganyan natin po, yung mamasage po natin na ganyan. Ganyan, so, masaray lang ka lang. Opo. Ayan, so, talaga na. So, tuwing madaling araw po na ginagawa ko yan sa aking baby. And that's it. Thank you for watching. And sana, ng anak ko naman. Nakakaano? Cute. Ayan, so that's it. Thank you for watching. And ayan po yung ginagawa ko sa aking baby.